Ayon sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa 39 million sa buong mundo ang bulaga o hindi nakakakita at nasa 246 million ang low vision o malabo ang paningin. 82% sa mga bulag ay nasa edad 50 years old. Ang Ophthalmological Foundation of the Philippines, o OFPIL, ay tinatag noong March 21, 1989. Ang OFPIL ay tumutulong sa mga nangangailangan ng serbisyo sa mata sa Metro Manila, ngunit lumago ito sa tulong ng iba't ibang health organizations at sa patuloy na pagsuporta ng sister organization nito sa Boston na Restoring Sight International na itinatag din ni Dr. Felipe Tolentino noong 1996. Noong taong 2000 nang nakarating na ang serbisyo ng OFPIL sa probinsya ng Ifugao, kung saan mataas ang bilang ng mga nabubulag maging sa mga karatig probinsya nito. Naitayo dito ang EPSO OFPIL Eye Center. Noong 2013 lamang ay nagbukas ng bagong opisina ang OFPIL upang mas makapaghatid at makapagbigay ng libreng serbisyo sa mga taong nangangailangan ng operasyon at agarang lunas sa karamdaman sa mata. Ilan sa mga problema na binibigyan ng solusyon ng Ophthalmological Foundation of the Philippines ay ang glaucoma at ang katarata. Kaya naman sinusuportahan ng organisasyong ito ang Glaucoma Week na isinasagawa tuwing buwan ng Marso kada taon. Ito ay upang maipabatid sa mga mamamayan kung ano ang glaucoma, kung ano ang sintomas nito at ang mga dahilan. Kasama din sa programa nila ang pagbigay ng mga libreng check-up at operasyon. Mayroon pang ibang programa ang Ophthalmological Foundation of the Philippines kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Ellery Husay at approved sa amin ang ahensyang ito. Okay, thank you very much, Ms. Ellery Husay. Alam po ninyo kanina, bago tayo nag-break, ang tanong ko sa inyo, imagine ninyo yourself without sight. Parang ang hirap imagine na, ano? Kaya po ang ating topic ngayon, napakahalaga. Isa sa ating mga, lahat naman ang senses natin importante. Pero ito kasi, literally, figuratively, pagka wala ka nito, walang liwanag. Kaya ang ating pong guest ngayon ay ang mismong founder at ngayon ay president ng Ophthalmological Foundation of the Philippines, si Dr. Felipe Tolentino. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo po. Kamusta po kayo? Mabuti po naman. Okay. Kanina nakasalamin ako pero pinahubad ni Direk. Huwag na lang daw. Nagmumukha daw ako matanda. Pero kasi, as we grow older, meron talagang pinagdadaanan ng buong sistema natin at kasama na ang mata. Pero ang nakakalungkot dito, there are young ones and there are conditions pertaining to the eye na pwede namang hindi mangyari kung merong enough information. And I suppose itong foundation ninyo ay isa yon sa mga layunin to disseminate information. Exactly. Okay. Of course, hindi lang dissemination ng information, kundi yung mga kabaro, literally kabaro ni Doc, yung nakalabgown na na ophthalmologist, ay para mapangalagaan din sila at mapaunlad ang kanilang ang industriya. How does the foundation propose to do this? And how has it been doing it? Because this has been in existence since 1989. Totoo yun. Alam mo, yung simula nitong foundation na ito, very interesting, no? Alam ninyo, merong dalawang tao dito na Pilipino na nagbigay ng idea na sabi sa akin, mga pasyente ko ito na pupunta sa Boston, doon ko sila ginagamot. Sabi, Dr. Tolentino, alam nyo, Pilipino pa kayo at tulungan naman ninyo yung bayan ninyo. Okay. So, alam mo, mas maano yun, mabigat na ano yun, na tanong yun. Sabi ko, di nag-isip ako, paano ko kaya gagawin ito, no? So, yun, nung panahon na yun, ang magulang ko buhay pa, narito sila. So, siguro, okasyon ito na makadalaw ako rito. So, yun, naisip namin. Meron dalawang tao na talagang importante sa pagpundar nito. Isa is si Benita Santos. Ito si Benita Santos, apo ito ni Marcelo Del Pilar. Okay. At inopera ko yan sa Boston. At pag naroon siya, tumitar sa aming bahay, yung parang inanuman niya, sinulot yung aking konsyensya. Sabi,
Dr. Tolentino, alam mo, ikaw nag-aral ka sa Pilipinas, public education. Sabi ko, totoo nga yung sinasabi niya eh. At naisip.